So, good evening guys. Kagali lang namin sa Mishref exhibition at ito nga. Bumili kami ng mga Casio watches na G-Shock edition. Ito yung unboxing. Itong isa lang yung unboxing natin kasi ito yung ano pinaka ma-presyo sa lahat eh. So up to more than 50% sila discount, up to 75%. So ito siya na particular G-Shock watch. Ang original price niya was 117 KB. Okay. And then nakuha namin siya ng how much is the price? Around 54 KD, so that's around 60% siya, 60% discount. So ito na, special edition din to siya ng G-Shock because it's a carbon core guard na G-Shock, which is yung kanyang shell or bezel ay carbon fiber reinforced. So kung matibay ang G-Shock, mas lalo pa itong pinatibay dahil ano nga siya, carbon fiber reinforced. So tingnan na natin yung itsura niya. Okay. So ito siya. Meron siyang extra strap na pang pamalit dito sa nakakabit sa kanya. And then another extra guard para sa kanyang bezel. Okay, so buksan na natin. Ayan, so very simplistic yung kanyang itsura. So yung hindi masyado mahilig sa fancy-fancy na ano na design sa G-Shock. So ito ang maganda. And then naka-camo strap na din siya. So pwede din to sa mga ano sa military, police, so, pwede siyang gagamitin. Kasi very rigid din siya na ano na alam mo na G-Shock na relo plus carbon fiber reinforced pa siya. Okay, so yung ito meron siyang pamalit na strap which is made of nylon. Yeah, nylon siya, so waterproof, which is color orange. Ganda rin siya, may stainless steel na buckles. And then ito yung kanyang pamalit din na protector, which is itong sa nakalagay na black, tatanggalin lang siya and then ipapalit ito. Okay, so ito pala, may tool siya na ano kasama. Ito siya dito sa isang plastic na may manual sa loob, which is a guide kung paano palitan yung kanyang strap. Okay, so Japanese ito eh. Japanese. Oo, naka-Japanese. Dapat magkay ka sa mga Japanese. Hello, arigato gozaimasu. Ano ba to? Japanese, di man tindi. Ibig sabihin yung hawak mo, toothpick pala yun. Oh, maraming purpose ito. So, para mapalitan yung strap, so ito yung pinaka hard plastic siya na screwdriver. So, which is bubuksan mo muna to, itong protector. And then, may screw dito, tatanggalin mo, which is ito yun. Ito, nandito, may screw. Panungkit pala to. Then, papalitan mo siya. So, pag kumati yung tenga nyo, pwede din!
Kung matindi na, pwede, oh. Pwedeng-pwede. Oo. Oh. Tapos, nakalimutan mo na kinamot po pala sa tenga mo, maging toothpick din. Kainin mo. Oo, pwedeng-pwede. Limagas na yun. So, ayan guys. Subukan natin yung fit. Actually, ito kasi simple yung, ang ganda ng strap niya eh. Very flat siya. Tsaka ito, manipis lang din siya. Hindi sa usual na G-Shock na makakapal siya, di ba? Very simplistic lang talaga siya. Which is maganda rin para sa ano, sa akin. Ayan. Very, very thin lang siya. Subukan natin yung ano, yung fit niya. Ang ganda ng fit. Ayan, oh, lapat na lapat. Lapat na lapat siya sa wrist. Okay. And then, lagay natin yung strap. Ayan. Ganda. Ganda ng fit niya. Ayan, oh. Bagay sa'yo. Oo. Lapat. Ang ganda ng lapat niya. Yakap ng strap. Tsaka yung lapat ng relo mismo. Tama-tama lang. Ganda. Tapos, nakakamo siya. Oh, ayan. Tapos, ayan. Naka 5'11". Military, ah. Tapos, naka-carbon sa likod. Naka-carbon. Carbon. Military. Okay. Yan, guys. Sulit din yung punta namin dun sa, ano, sa exhibition at nakabili kami ng, hindi lang ito, ang dami. Pito lahat, eh. Saan lugar yun, sir? Namakyaw sa Mishref Exhibition Hall. Yung dating sa nag-vaccine, ginawang vaccination center, nandoon, open na siya sa ano, para sa as exhibition. Ano yung number ng hall? Number, hall number 5. Oh, number 5 yung mga watches. And then sa mga perfumes, 6. 6 and 7 yung ano. Mga perfumes. Ito sa hall number 5 ito. So, ayan. Kabili pa tayo ng ibang Casio watches. So, bali, ito pa din pala. May isa ding G-Shock dito na ganito yung nabili ko sa anak ko pala last time. Nabili ko siya last year. It was 48 KD, and then my discount siya 38. Ngayon, mas naging mura pa. 24 KD na lang. Oo, binili ko sa anak ko, hindi naman ginagamit. Nakatenga lang dun sa bahay. 38K dito. 24 lang. Exactly the same ano, model. Swerte. Ano ba? Ang ganda siya. Ayan, tingnan yung comparison. So, ito yung mga usual G-Shock na models na kinagigiliwan ng karamihan. Kasi nga, maganda. Very tough. Diba? Kahit ihagis-hagis natin. Hagis natin. Hindi. Wag kasi. Ayan, oh. Comparison nila. So, ito, very simplistic na design. Ito, medyo, ano naman, fancy-fancy. Which is, alam naman natin yung quality ng G-Shock talaga maganda. Diba? So, ayan guys. Ito pa, yung mga, ano na lang to, yung mga simple watches na to. Ito, isa, G-Shock din. Na ang original price niya was around 30 plus. Nabili lang siya ng 12. 14. Tapos itong linya na to, nakuha lang to ng 3,750 bawat isa. Ang original price niya was 15 KD. So ang laki ng natipid. Laki talaga ng natipid. So sulit, sulit yung ano natin pag pagpunta doon. Kahit inaantok ako, talaga pumunta para lang ano, makabili ng mga units na to, items na to. Okay, benta na natin yan. So yung mga gustong ano, ha, gustong bumili, sabi lang sa amin. Kasi ubos na doon, pinakyaw na, wala na kayong mabili. Dito lang kayo sa amin bumili. Okay. So yun lang guys. Salamat sa panunod sa review na to. Okay, G-Shock. Baka naman, G-Shock. Lalo na ito. Yung pala, ang price nito sa Philippines, iba-iba eh. Sa online, iba-iba. May
May 17,000, may 16,000. Meron ding 22,000. Ito yun na model. Pero exactly the same yung ano niya. Exactly the same model. Sa kulay lang nagkaiba. So, ewan ko lang sa outlet mismo. Sa outlet mismo, sa SM. Sa Tobis. Sa Tobis yata ako tumingin dati. Mahal din ang mga G-Shock eh. Pero itong particular model na to, mas mahal. Ito, sa atin, mahal to eh. Yung presyo nag-range yung around 8 to 12,000. So, ito mas mahal to lalo. Ayun. So, maraming salamat guys sa tune lang. Antok na rin. Good night! Bye-bye. Salamat. Bye-bye.